This is Balitang Ilocos Online. Ating balikan kung paano nabuo ang desisyon ni Ferdinand Alexander Sandro Marcos na pumasok sa politika. October 1, 2021, unang nakapanayam si Sandro Marcos sa bayan ng Burgos. Dito sinagot ni Sandro ang katanungan kung bakit ito tatakbo sa pagkongresista dahil sa kanyang edad. Sinagot din ni Sandro ang mga batikos na hindi daw ito marunong mag-Ilocano. Alam mo, sa totoo lang, katulad sa sinabi ko noon, madami nang kumukumbinsi sa akin noong 2016 na tumakbo ako sa unang distrito. Pero sinabi ko naman sa kanila na mukhang hindi pa ako handa dahil ayoko naman gawing OJT ang opisina ng congressman, di ba? Kaya nagtrabaho muna ako sa office ni Majority Floor Leader Romualdez at sa ngayon, nakaabot na kami ng 3 years sa office. Madami na akong natuto at handang-handa na para makipagserbisyo sa tao. Sir, any reaction kasi sabi ng iba, oh, bata pa yan, wala pang karanasan. Any comments yan? They're entitled to their opinion. That's their right. But I don't think age is an issue. Mm-hmm. Diba? Ang kailangan tignan mo yung track record ng tao, anong ginawa niya, saan siya, ano yung pinag-aralan niya para makipag-tulong sa tao, no? And I may be 27, but ang pinagdaanan ko sa aking buhay, ang pinag-aralan ko, ay lahat naman geared towards running for congressman. Sa pasar yung hindi pa marunong mag-Ilocano, sabi ng sir, any comment? natututo ako ngayon na mag-Ilocano. Alam mo naman, kahit lumaki ako dito, di ba, nag-aaral ako sa Lawag. Nung 11, 12 years old ako, tinapos ko yung aking pag-aaral sa UK. At slowly but surely, bumabalik na ang aking Ilocano. And I don't think naman that there is a language barrier pagdating sa pagtutulong, di ba? And naiintindihan niyo naman ako, 'di ba? So I don't think that's an issue, but I see how it would help and I am trying my best to learn. Sir, and I think 'yan naman yung pinakahalaga, 'di ba? October 8, nagkain ng CEO si Sandro kasama ang kanyang pamilya. Sabi sa mga tao na napakita dito para sumuporta. Pero sa aking mga kapelyan na nakikinig ngayon, huwag mo lang tignan ang aking apelyido bilang isang Marcos, no? Tignan nyo ang ginawa ko, tignan nyo ang aking track record. At gusto ko naman talaga sabihin, kahit sa pinag-aralan ko, no? Yung undergrad ko, may honors ako. Ang aking masters, may honors din. At ang masasabi ko sa aking mga kakailan, pag magiging akong congressman ng unang distrito, may honors din sa unang distrito ng ilo. Ilang linggo bago ang campaign period, nagpatuloy si Sandro ng sandbox sa bayan ng Pagudput at Lawag City kung saan dito pwedeng magamit ang laptop na may libreng internet connection para sa mga estudyante. Camp Kabayayan is my jobs program that I have done throughout the last 3 weeks. And the sandbox is essentially a co-working space with free Wi-Fi, tablets, and computers. There are 2 out of the 12 in Ilocos Norte's 1st District. One in here in Lawag and the second in Pagudpud. The third being agriculture, I plan to set up essentially a centralized government trading hub wherein our farmers, because of the dropping price of rice,
our farmers can essentially use it as a drop-off point, and the government can use it to sell without the middleman to be able to increase the margins for our farmers. Sa ngayon, aktibo Sandro Marcos sa mga kampanya at nag-e-enjoy ito kahit na mainit ang panahon. Team. So nag-enjoy ka sa kampanya. Ito yung paboritong parte ko sa kampanya. Ano sir, mainit ang panahon? Ano? Mainit ang panahon. Mainit ang panahon, mas mainit ang salubong nila. Dennis Gabriel Alipio para sa Balitang Ilocos Online. Balitang Ilocos Online Exclusive.